Magawa ng masamang kaninuman. Kaya ang pag-ibig, ang kabuo
No ara puyo, sumabat Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila kanyang sinabi, hindi maaaring malagad ko ang sinumang umiinig sa kanyang ama, asawa ng anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasal ang sariling krus at sumunod sa ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalang magtayo ng tore, hindi ba umuuna siya at tatayangin ang magugugol para naman kung may sapat siya sa labing may pagpapatapos nyo? Patamay na gaya ang mga pundasyon, ngunit hindi naman siya ay pupuntay ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimula magtayo ang tao nito, pero hindi ay matapos. O sinong hari na makipagdigma sa kapwa hari, ang hindi muna uko at pag-aralan mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malaya pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga minatawan upang magpagkasundo. Kaya hindi naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya atatigdan ang lahat sa kanyang buhay. Mahalapatid ang mabuting balita na ating Panginoon. Pinupuri na natin, Panginoon Jesus. Magandang gabi sa inyong lahat. At matatapos lang naman natin ang pagdiriwang ng undas o todos los santos o sa pagdiriwang natin ay araw din ang mga tao, November 1 at November 2. Sino ang nakapunta na sa templo sa inyo? Alos lahat ba? Ay bumisita sa ating pangamahal sa ano ang ating nakita? Malalaking bahay ba? Marami bang alahas? O maraming appliances? Ha? Nag-misa po ako dyan sa San Pedro Memorial Park. At mga puntod na merong mga pero ilan lang naman. Di katulad nung ako nag-isa sa Manila Memorial Park, may meron pala doon mga bahay malalaki. Tapos eh, meron din sa kapila ay may mga punto din yung daw sa mga kuchik. Tapos sa kapila din naman, doon ay meron pa rin maliliit. Kaya parang iba't ibang klase na. Kaya sa sabi ko, sa katunayan naman, yung mga bahay na pinagagawa doon ay hindi para sa mga yumao, hindi para sa mga buhay. Diba? Sa mga buhay, basta yung pumunta. At doon natin makikita na pag dahil wala ay wala na sa dibdib na ito, kakapilasan lupa ang kalalagyan. Sino mo ang magsasabi kanina lahat ng tatlong hektaryang lupa na mag-isa dyan? Hindi. Yun lang. Dahil mga kapatid, wala tayong madadala. Wala tayong madadala. Binibiro ko nga minsan pag ako ay minisa sa pag-ibig. Sabi ko, maski na nga yung sapatos, walang sapatos ang nililibig, di ba? Wala, medyas lang. Walang sapatos. Kung pumayunin ka sa sapatos, hindi mo rin madadala yung sapatos. Kaya wala talaga tayong madadala. Yung lang damit natin siguro. Yun lang. Subalit yung ating
aking pagiging alagad kay Jesus. Dapat ay katuon ang ating plano at ating pagsusumika sa hinaharap. Kaya tinatansya natin, pinag-iisipan natin, ang pagtawag kay Jesus ay hindi basta-basta yun. Ang pagtawag ni Jesus bilang alagad niya ay nangangailangan na pagnilay, panalangin, at lalo higit ng sakripisyo. Dahil hindi basta-basta ang ating susunin, hindi basta-basta ang ating tatalanda at ang ating hara. Kaya na, nangangailangan ang mga bagay na ito. Siya ang hinahara. Kaya na natin iwanan ang lahat ito para sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng dalawang kwentong ito ni Jesus na nagpapatunay na isipin mo pagnilaya mo pa rin ang dapat mong gawin para ikaw maging tunay na alagad ni Jesus. Kaya ang tanong sa atin sa gawin ito, kaya na yun? Kaya na iwanan ang mga mahal sa buhay? O kaya na iwanan ang mga pag-aari? Kaya na kaligtad ang inyong mga ang mga bagay na inyong kinagiliwan? Kaya niyo? Kaya. Meron ang isang tao dyan na kaya. Sino ba yun? Hindi ang ating patron, San Martin de Porres. Siya ay isang religioso brother. Kinaligtan niya ang lahat upang lubusan sumunod sa Diyos. Marami sa pagsubok na dinahanap. Nung una nga ayaw sa pagbating, kasi nga siya ay may ibang pinagkalinga dahil siya ay anak siyempre noong isang aliki at isang malaya. At dahil sa kanyang kulay ay hindi na siya pinayagan noon. Subalit, siya ay tuluyan at lubusan iniyari ang sarili. Inaligdan niya ang iba pa niya mga pwede gawin sa buhay upang ibigay ng buong-buo ang kanyang sarili. Alam niyo naman ang religyosong mga pari at mga madre at mga pari at mga brother ay iyan ay may mga kami ay meron pang mga sumpa na ang lahat na ito ay walang ibang kundi ang pagbibigay mo ng lahat. Tinaligdan mo ang lahat ng iyong mga ari-arian. Tinaligdan mo pati na ang pag-aasawa. At kaya ay tinaligdan mo ang sarili mong mga kagustuhan. Yan ang obedience. Kaya sa tatlong baos na iyo o sumpa ay ang kasalalay ng isang buhay bilang religyoso. At alam naman natin na si San Martin de Porres ay isang religyoso brother or hermano. At talagang sinabuhay niya ang kanyang sumpa. Siya ay kaibigan din ng isang madre, ng isang santa na si Santa Rosa ng Lima. Kaya ang dalawang santo ito na Santa ng Peru ay mga halimbawa ng pagtalikod sa lahat at pagsunod kay Jesus. Kaya muli mga kapatid sa gabing ito, ipanalangin natin na katulad ni San Martin de Porres na tumalikod sa lahat ng bagay kung makiyari ang buong sarili sa Diyos na matayoy maging ganyan din. Sa uli naman, ay ano ba ating madadala sa mundo ito?
magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang magpagay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggap ninawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga pangay, sa mamulihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sa bayan niyang banal. Ama namin, Diha, ipagkaloob mo ang aming pagpapatumbabang paglilito ay anunan mo sa ikararang sa pamamagitan